sa inyong mga ka-job hunters. At ayan po, asensya na po kung matagal ako tayong gumawa ng bagong video dahil medyo naging busy po ang aking mga dagdaang buwan at araw. So, ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video. So, ayan po, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe po. At paki-click na rin po dyan sa baba yung bell button at saka subscribe button para updated kayo sa aking mga video. So, okay. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is about dito sa anapin, na ano, nahinto yung ano natin, yung deployment at saka hiring ng mga workers po na ano, galing ng Pilipinas po. So, at saka sa mga galing din po sa ibang ano, ibang mga lugar. So, kasi ang New Zealand po ay sa pansamantala na sinuspindi po ang lahat ng activities regarding po sa kanilang mga pagpra-process ng mga work visa. Kasama na rin po dyan yung mga student visa, visitor visa, at pati yung sa anak ko nga hanggang ngayon hindi pa rin lumalabas yung kanyang residence visa. So, dahil dito sa nangyari sa atin na crisis, itong COVID-19 na epidemic, so sa mga kababayan po natin dyan is kunting ingat lang po tayo at seryosohin po natin yung panawagan ng gobyerno dyan sa Pilipinas. Magkaisa po tayong lahat. Katulad din dito po sa New Zealand, pag sinabing lockdown, is totally lockdown talaga na ano. Yung ibig sabihin, starting ngayon, ang araw po ngayon is Wednesday. So, starting 11:59 tonight, 11:59 p.m. tonight, ay totally lockdown na. So, hindi na po pwedeng pag-gala-gala at kung saan-saan. Maglalagay na rin sila ng mga checkpoint ng mga, igagamitin nila yung kanilang mga military forces at saka yung mga police para mapigil po yung pag-gala-gala ng mga tao. So, kami po dito, nakikisama din kami sa company din namin. Kahapon pa po kami nagtigil ng trabaho. So, sabi nga nila, stay home, be calm, be kind, at saka break the chain. You know? Sa Pilipinas naman, sundin po natin dahil para po sa inyo yan. Habang kayo ay gumagala o kung saan-saan kayo nagpupunta is the more na prone kayo na makakuha ng ano, virus. So, kawawa naman po yung uuwian ninyo sa inyo. Pag uwi ninyo, daladala nyo yung virus. Iahawa nyo din po doon sa inyong pamilya. So, wag na po tayong magmatigas, sundin na lang natin. O, yan po sa mga job hunter po natin dyan. Wag po kayong mag-alala, ito'y pansamantala lamang. Hanggang hindi natatapos itong epidemic na ito, na COVID-19, is wala mo ng deployment ng, ano, ng mga worker dito sa New Zealand. Kasi wala din kami nga rito, tigil na rin kami sa trabaho. So, pagdasal po natin na sana po ay matapos na ito para maging tuloy-tuloy na ang lahat at ng yung mga nakapag-apply na po sa Pilipinas is huwag to po tayo magmadali. Alam na ninyo yung sitwasyon, huwag na tayo maging makulit. Hintayin na lang natin hanggang sa magbukas ang border ng New Zealand at maging welcome na uli yung mga skilled worker natin at saka mga tourist visa at saka mga student visa natin. So, sana po ay kasi doon po sa mga nagpo-post doon sa ano ko sa Facebook group ko po yung New Zealand Filipino Workers Group is marami pong nagtatanong kung paano makapag-apply, paano makarating dito. Huwag niya po muna isipin yan ngayon dahil may crisis pa po tayo. Kahit pa po malaman niyo kung paano at paano mag-apply, makarating dito, hindi rin po kayo makakarating dito ng agad-agad dahil nga sa crisis. So, maghantay-antay lang po tayo. Dasal na sana matapos nito. Pasasan ba? Bata yung mga pangarap ninyo na makarating na New Zealand is magkakatotoo din po yan. So, kunting tiis lang po. At ang Diyos naman po ay hindi natutulog
Manalangin po tayo na nawa mawala na ito at nang tayo ay makapagtrabaho na po na lahat. So, yan po muli sa ating mga ka-job hunter at mga taga-subaybay sa aking video. Maraming maraming salamat po at sana po ay huwag po tayong magsawa na manood ng video ko para ko makakuha kayo ng mga update at mga kung ano pa man ang may mga hiring dito sa New Zealand. So, mapagpalang araw po. Ito po ang inyong lingkod, DJ Miko Vlog. So, see you guys. Good luck. Stay safe and good health. Iwas muna sa maraming tao. Keep distance, ika nga. Lalo-lalo na pag hindi mo pa masyadong kilala. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. At good luck na lang po sa ating lahat. At sana po ay magkita-kita tayo dito sa New Zealand sa mga susunod.